Baka makakapang isda sa politiko eh. Sige, record mo pa. Ay, madumi pa rin eh. Eh, puti, yun ang madumi. Linis. Dilaan mo. Madumi pa rin. Madumi pa rin. Yun ang madumi. Ito ang madumi. Ayan. Ayan. Hindi na lawayan. Ay, talagang madumi. Madumi ka eh. Eto mga bros, kumalasbong na tayo doon. At sobrang magulo. Parang buhay lamang ni Bunker. Sobrang magulo. Dito muna tayo magkwentuhan sa isang sulok. Okay mga bros, magkwentuhan muna tayo. Katulad ng sinabi ko sa inyo, hindi ko alam ha. Ako matagal na akong hindi bumoboto. Nadidito kami ngayon kay BBM Sara. Rally na sa Milan, Italy. Isang beses lang po akong bumoto sa buong buhay ko. dahil ang tingin ko talagang ako lang ito ha. Wala talagang kapag-asa ang Pilipinas eh. Mamaya papaliwanag ko sa inyo kung bakit. Unang-una mga bros, yung korupsyon sa atin ay sa tingin ko lang ha, hindi yan mawawala. O yun, sisigawan na sila, pakinig nyo. Ay, sa akin, hindi yan mawawala ang korupsyon sa Pilipinas. Alam nyo kung bakit? Gawa mo! Gawa ko! Gawa nating lahat ang korupsyon sa atin. Nagsimula sa atin. Huwag na tayong lumayo sa akin. Sa akin na itinuro yan sa atin ng ating mga magulang. Maniwala ka sa akin. Itinuro sa atin yan. Kaya hindi mawawala yan sa atin. O, example. Nung ako'y bata, siguro 8 to 10 years old ako. Alam niyo, bago ako mautusan ng pagbili ng suka sa tindahan, kailangan ko ng singkong hubad. Yung singko natin nung una, yung singkong kulot, pambili ng kending hubad. Doon pa lamang, bata pa lamang, tinuturoan na tayo na hindi tayo gagalaw nang walang suhol. Walang pera. Nung panahong yon, ang mabibili mo sa singko ay yung bold candy, yung kending hubad kung tawagin nuna namin nung bata. Na yun ay 5 piraso, 5. 5 cents. Tanda ko nun, ang lola ko, pag ako'y pinabibili ng asin o kung suka man o kung ano man sa tindahan, hindi mo ko mautusan kung walang singko.
Hindi mo ako matuutusan kung minsan nung medyo nakailan taon na, hindi mo ako mauutusan kung walang G centimos. Yan ang mga maraming hindi nakakapansin sa atin. Mga bros, na noon pa lamang, bata ka pa, tinuturuan ka ng mangurakot, tinuturuan ka ng... Huwag na nga tayong lumayo, ako yun. Ako yung sinasabi ko. Yun lagi, yung kasama ko laging walang kakwenta-kwenta, ganun din ang kwento sa akin. Oh. Hindi rin daw mautusan. Hindi rin daw mautusan pagka walang upa na jizz. Kita nyo, makaka-relate kayo dito. Marirecall nyo sa utak nyo na nung bata, ganun ka din. Hindi ka mautusan kung hindi ka babayaran. Kaya tayo, wala tayong pag-asa. Sabi ko sa inyo, wala tayong pag-asa. Mukhang tama yung sinasabi ng isa kong kaibigan na naririto eh, na siya kasi. Ito naman kwento lang, hindi ko alam kung totoo o kwentong barbero. Ang meron siyang employer na diplomat. Hindi ko alam kung anong diplomat. Pakicomment nyo na lang kung ano yon. Ang pagkakaalam ko rito ay kombinasyon ng diploma at tsaka math. Naging Italian ambassador ng Italian embassy sa Makati, sa Manila. Yun ang naging employer niya, yung isa kong barkada na naririto rin. Hindi ko pwedeng sabihin ang pangalan kasi alam nyo na. Alam na this. Ang kwento daw niya, bumilang ka pa ng 100 presidente, hindi pa magbabago ang Pilipinas. Siguro kwentong barbero na rin at wala na rin maikwento. Sanda ang presidente. Sanda ang presidente, hindi niya alam, 600 taon yun. Simple mathematics lang yan, bros. Pero sa sarili ko, wala akong kinakampihan kay sino man yan. Ang hangad ko lamang talaga ay yung dating kinding hubad, sana naman imibalot na ngayon para medyo presentable naman. Ako ang sinasabing kakampi ng lahat dahil hindi ako bumoboto. Matagal ng panahon. Alam niyo kung bakit hindi ako bumoboto? Alam niyo kung bakit, mga bros? Alam niyo kung bakit hindi ako bumoboto? Dinudumihan yung kuko. Nilalagyan ng ink yung kuko. Kaya ako hindi bumoboto. Anak ng tupang kalabaw. Alam niyo yung ink na yon? Noong first time kong bumoto sa buhay ko. 4 na araw na, hindi pa natatanggal. Kahit pa ipangulangot mo. Hindi matatanggal yung ink na yon sa iyong kuko. May opinion kang iyo, may opinion akong akin. Yung iyo, ginagalang ko. Yung akin, tuwaran mo. Okay lang yon. Masaya ako doon. Mas gusto ni Lolo ang tuwad. At yon mga bros. Hanggang sa mga susunod ulit na pagkikita natin. Maraming salamat po sa inyong mga pagsubaybay sa ating mga walang kakwenta-kwentang usapan. Walang kakwenta-kwentang vlog. Walang kakwenta-kwentang mga tao. Walang kakwenta-kwentang kaibigan. Yun tayo eh. Oh. Kita mo ito. Hindi man lamaki sa'yo. Kita mo ito. Nag-e-ending ako. Pasingit-singit. Maraming salamat sa inyong mga pag-aaksaya ng panahon, pag-aaksaya ng oras. At pinag-aksayahan niyo itong mga taong ganito. Hanggang sa muli.
nating mga kausbawan. Ciao! Okay, thank you.